Okay, purihin ang Diyos at narito tayo muli sa sunod na segment ng ating programa Internet at Kape. Kasama ni Pastor John sa internet at nagkakape ay patuloy tayo na nag-streaming at sa ating programa na ito mula Lunes hanggang Biyernes ay nag-aaral tayo ng patungkol sa current events at kung ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa pangyayari sa ating mundo sa kasalukuyan. At patuloy tayo na mag-aaral ng ating topiko ngayong edisyon na ito ay pinamamagatan na Antichrist. No? At ito po ay pag-usapan natin ang mga bagay na parating. At ito po ay magaganap pagkatapos ng rapture. Ito po ay end times prophecy. Ibig sabihin na hindi pa nangyayari sa kapanahunan natin. Ngunit, hindi magtagal, ito po ay darating ayon sa pahayag. Okay? At natalakay natin kahapon ang patungkol sa rapture. At pagkatapos ng rapture, okay, ang mga mananampalataya na nakasama sa rapture ay doon sa langit kasama ang Panginoon natin at habang sila po ay tumatanggap ng mga gantimpala sa doon sa tinatawag na Bema Judgment, no? Isa 'yan sa mga tupo na talakayin natin kung ano ang mangyayari doon sa langit pagkatapos ng rapture. Samantala ngayong hapon ang talakayin natin dito tayo sa ibaba, no? Sa mga naiwan na hindi napasama sa rapture. Okay? So, ang susunod pagkatapos ng rapture ay ang tribulation period dito sa mundo. Okay? Na dadanasin ng mga hindi nakasama sa rapture. At ang tribulation period ay sinabi na ito ng ating Panginoon nung nandito pa siya sa lupa, binanggit niya mga sinyalis ng kanyang malapit ng pagdating at binanggit din niya ang kasunod ay ang tribulation period. Kaya babasahin ko sa inyo ang nakasulat sa Mateo 24, versikulo 21 at 22. Okay, itong sabi ng salita ng Panginoon, "For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world, this time, nor ever shall be. And except those days shall be shortened, there should no place be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened." Okay? So, maikling nakapigatian sa loob ng 7 taon, ay paparusahan ng Panginoon yung mga tao na tumakwil sa dakilang kaligtasan na sa kapanahunan natin sa ngayon, ito po ay libre. No? Ngunit mayroong mga tao na yaw tanggapin si Jesus na kanilang tagapagligtas hanggang sa ngayon. No? Sapagkat tulad ng dati, sa mga dispensation na tinalakay natin, man is always disobedient and selfish, no? Sarili niya lang ang kanyang inaatupang at nasa tao na ayaw talaga sumunod sa kalooban ng Diyos. So they reject the Savior at ang mangyari ay kanilang dadanasin itong 7 taong kapigatian. Tinatawag din ito na kagulumihanan, no? Sapagkat pagkatapos ng rapture ay magkaroon ng matinding kagulumihanan resulta ng rapture, no? Bakit po? Kasi biglang mawala ang maraming tao at maraming mga damit at mga pagmamay-ari, mga cellphones, no? Mga relo ay maiwan sa kalsada. Bakit po? Sapagkat ang may suot noon ay dinala na sa langit. Okay? Hindi kasama ang damit doon sa langit.
sapagkat tayo po'y bibisa ng hindi nasisirang damit, kagaya ng makalupa na damit, mga kapatid. At imagine na iba sa mga mananampalataya ay mga piloto ng eroplano o kaya driver ng bus, na pag dumating ang rapture, bigla na lang silang kukunin sa isang kisap mata, naroon na sa langit. Kaya anong mangyari sa maraming mga eroplano mahulog at mga bus, mga sasakyan na mabangga sapagkat nawala ng driver. So, kagulumihanan, mga kapatid, ang mangyayari, hindi lang kagulumihanan or turmoil, kundi 7 taon na sunod-sunod na mga salot na ibubuhos ng Diyos sa loob ng 7 taon. At pag-aralan din natin yan, no? Ang mga salot na yan. Tatlong uri ng salot ang ating tatalakayin na nakasulat sa libro ng Apokalipsis. Okay? So, ngayong hapon, ang pag-aralan natin ay patungkol kay Antikristo. At pag-aralan natin ang kanyang pagpasok right away. Pagkatapos ng rapture, habang ang sanlibutan is in turmoil, no? Nagulumihanan ay papasok si Antikristo at magsisimula kaagad ang pagbubukas ng 7 silyo, na bawat silyo ay mayroong mangyayari dito sa lupa at mga kapigatian na nilalaman ng silyo. So, unang pagbukas ng silyo ay ang paglabas ng Antikristo, at mabasa natin yan sa Apokalipsis chapter 6 verse 1 hanggang verse 2. Okay, hindi ko nilagay ang bersikulo. At ito po ay patungkol sa pag-introduce o paghalal kay Antikristo na maghahari sa loob ng 7 taon dito sa mundo. At pagbukas muli ng 2 silyo ay ang paghihimagsik ni Antikristo upang kukunin ang kanyang paghahari sa pamagitan ng kagulumihanan. At ating tutukan itong Antikristo na ito, kung ano ba talaga siya, no? Tatlong basic na katanungan na ating sasagutin upang malalaman natin ang patungkol sa pagkatao ni Antikristo. Okay? Una ay sino si Antikristo? Okay? Who is Antichrist? Ikalawa, when will he arrive? Kailan siya magpapahayag? At pangatlo, what will he do? Ano kaya ang kanyang gagawin kapag siya po ay nakaupo na sa kanyang trono? Okay? So, nang una ay ating tutugunin ang katanungan, sino si Antikristo? At mayroon tayong bersikulo sa 1 John chapter 2 verse 18. Itong sabi ni Apostle John, "Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are many Antichrist, whereby we know that it is the last time." Okay? So sa bersikulo na ito, mga kapatid, na ating binasa, mayroong 2 uri ng Antikristo na binanggit si Apostle John. Okay? Una, Antichrist, which is singular. At yan po ay capital letter, na? At ang ikalawa ay Antichrist na may letter S sa dulo. Meaning to say, plural, at ito po ay nagsisimula sa small letter, mga Antikristo. Unang-una, ating pag-aralan, sino itong mga Antikristo? Plural. O, ibig sabihin, ito sila ay maramihan na mga Antikristo.
ating babasahin ang tatlong bersikulo na binanggit sa Bible. At ating i-compare ang sinabi ni John, unang-una in 1 John chapter 2 verse 22. Okay? Sino ang mga sinungaling? Hindi ba ang mga tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito ang mga antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Okay? At ikalawang bersikulo natin, mga kaibigan, mga kapatid, is in 2 John chapter 1 verse 7, "For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and antichrist." Okay? At ang pangatlong bersikulo natin ay matatagpuan sa 1 John chapter 4 verse 3. Itong sabi, "Every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now, already it is in the world." Okay? So ang mga Antichrist na ito na binanggit ng Bible, sa ngayon ay naririto na sila. No? Lumalaganap na sila. At ito sila ang mga hindi naniniwala na si Kristo ay dumating sa laman, no? Marami sila, mga kapatid, this is plural sapagkat ito po ay grupo ng mga tao na nagdi-deny that Jesus Christ is come in the flesh, no? Pero mga kapatid, ang katotohanan na ang ating Panginoon bago dumating sa sanlibutan ay nariyan na siya, no? Sinabi ng John 1:1 na siya ay kasama ng Diyos at siya po ay Diyos sa pasimula. At versikulo 3, sa pamagitan niya, nilikha ang sanlibutan. Okay, that is Jesus Christ. And verse 14, siya ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, siya ay dumating sa laman. Yun ay katotohanan ng tunay na Kristo, hindi tao lang na nagmula sa tiyan ni Maria. Kundi bago siya nagkatawang tao o dumating sa laman, ay nariyan na siya. In fact, nilikha niya ang sanlibutan. Now, yun ang tunay na paniniwala. Ngunit mayroong mga nagtuturo na kanilang dinideny. No? Hindi nila ipinapangaral ang pre-existence of Jesus Christ. Hindi nila sinasabi ng tunay na Kristo ay lumikha ng sanlibutan. No? Tinatago nila yan. Kundi ang kanilang pahayag, tao lang si Kristo. Okay? So sinabi ng Biblia na sila po ay ang mga antikristo. At sa ngayon, naririto na. At alam nyo kung sino yan. No? Okay, so pupunta na tayo sa ikalawang katanungan. Sino naman itong antikristo na singular? Okay? At bago natin sasagutin ito, mga kapatid, nais ko muna ipaalam sa inyo, ipakilala sa inyo, ang tatlong trinidad ng Diablo. Okay? The devil is a great imitator. Na kung mayroong tatlong personang Diyos, ang Diablo ay mayroong din trinidad. Okay? Unang-una na persona ng trinidad ng Diablo ay ang dragon. Okay? The dragon. Siya ang anti-God. Si Satan. Na? At kinikilala din na false father. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon in John chapter 8 verse 44, na
sinabihan niya ang mga tao na hindi sumampalataya sa kanya that your father is the devil. So ang Diablo ay nagpapanggap din ama at mayroon din siyang mga anak yaong hindi sumampalataya kay Kristo. Okay? At babasahin ko sa inyong patungkol sa dragon na ito na siyang unang persona ng Trinity ng Diablo. Okay? Look at Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out unto the earth, and his angels were cast out with him. Okay, so makita natin dito mga kapatid na sa libro ng Apokalipsis na ay binanggit ni Apostol John ang pangulo ng tatlong persona ng Diablo at walang iba kundi si Satanas na siyang the old dragon. Okay? So meaning to say that the symbol of one of the symbol or sign of the devil is a dragon. Okay? Familiar? Sapagkat isa sa mga figure ng China, bakit kaya? No? Na dragon ang kanilang figure na pinakamalaga sa kanila. Okay, hindi natin alam kung ano po ang nasa likod niyan, no? And then pupunta na tayo sa ikalawang persona ng Devil's Trinity. So first is the dragon, which is the anti-god, Satan. Second is the beast, which is the Antichrist. Ito po ang false Christ o ang false Messiah. Siyang kumuha sa lugar ni Kristo. Okay? At mabasa natin ito in Revelation chapter 13 verse 1 to verse 7. Tinawag siya na the beast out of the sea. Ang halimaw na nagmula sa dagat. At ang pangatlong persona ay ang false prophet. Ito naman ang anti-spirit na siyang kumuha ng lugar ng banal na espiritu. Okay? At tinatawag ito na another beast out of the earth. So ang antichrist is out of the sea, ngunit itong false prophet is out of the earth, the beast out of the earth. At matatagpuan natin in Revelation 13, 11 to verse 23. Okay, wala tayong panahon upang i-discuss about beast out of the sea, kung anong ibig sabihin, and the beast out of the earth. Pupunta na tayo dito po sa Antikristo. Ang Antikristo, siya po yung false Christ na magpapanggap na Messiah. At siya ay kagad-agad ay tanggapin ng bansang Israel sapagkat hanggang sa ngayon, ang mga Hudiyo ay naghihintay sa pagpapahayag ng Messiah. Samantala, tinanggihan nila ang tunay na Messiah na si Jesus Christ, na? Ibig sabihin ng Messiah is sent one, pinadala. At yun na si Kristo. Ngunit kanilang tinanggihan nung siya'y dumating sa sanlibutan. Sabi niya, sabi ng John 1 verse 11, he came into his own, Hudiyo yun, no? And his own received him not. Okay? Ngunit, sabi ng John 1:12, ngunit sa kanila na nagsitanggap sa kanya, at tayo yan, no? Binigyan sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Okay? Ang Antikristo na ito ay mayroon siyang mga katangian na mabasa natin sa Daniel at sa the book of Revelation. Unang-una, the Antichrist, he will be an intellectual genius.
in Daniel chapter 8 verse 23. At wala na tayong panahon upang babasahin yon. Meaning to say, napaka talino ng Antikristo na ito. Hindi siya ordinaryong tao. No? Tao ito na hindi kagaya ni Lucifer, na si Lucifer is an angel. Pero ang Antichrist ay tao, ngunit hindi ordinaryong tao, sapagkat he is an intellectual genius, second, he is an oratorical genius, magaling magsalita, no? Nakakaakit sa tao. In Daniel 11 verse 36. And then he is also a political genius. At pangatlo, commercial genius. Magaling siya sa negosyo, no? Iko-control niya ang pangangalakal sa buong mundo. And then Revelation chapter 6 verse 2, Antichrist is a military genius. Napakagaling kung paano niya iipunin ang lahat ng mga sundalo at dadalhin doon sa Megiddo, in the Valley of Megiddo, makipaglaban sa bansang Hudiyo, ngunit kakampihan ng Diyos ang kanyang piniling bansa at papatayin ang lahat ng mga sundalo doon sa Valley of Megiddo. Okay? And then last, itong Antichrist na ito is a religious genius. Revelation chapter 13 verse 8. Makukuha niyang lahat ng tao na magsamba sa kanya. Okay? Ngayon ay pupunta na tayo sa false prophet, ang ikatlong personality ng the devil's trinity is the false prophet. Sino naman itong false prophet? Okay, tatandaan ninyo mga kapatid that during tribulation period, wala nang banal na espiritu dito sa lupa, no? Upang alalayan ang mga naiwan na mga professing Christian, nagpapanggap na mga Kristiyano o mga alanganing Kristiyano na naiwan. Wala nang banal na espiritu na mag-udyok sa kanila upang tanggapin ang kaligtasan. Sa dispensational chart ni Tim LaHaye ay naka-drawing doon ng banal na espiritu ay sumama sa rapture kasama ng mga mananampalataya upang isilibrar, no, ang tagumpay ng Iglesia ng Panginoon na pinangangasawian o pinangungunahan ng banal na espiritu. At siya po ay makikisaya kasama ng mga mananampalataya na tumatanggap ng kanilang mga gantimpala doon sa kaitaasan. Meaning to say, na itong banal na espiritu ng Diyos wala dito sa lupa during tribulation period. Kundi ang naririto ay ang espiritu ng false prophet. Okay? O ang presensya ng false prophet na siyang kukuha ng lugar ng banal na espiritu. At narito ang primary function of the false prophet. Ano ang kanyang gagampanan bilang ikatlo na persona ng Trinidad ng Diablo? Okay, una, Revelation chapter 13 verse 12 is to deceive many to worship the beast. Okay? Kanyang linlangin ang lahat ng tao sa buong mundo na magsamba sa halimaw na ito sa pamagitan ng pagpagawa ng bulto, no, ng Antikristo, at udyukin ang lahat ng tao sa bawat syudad, no, na sila po ay sasamba sa takdang oras. And then sunod in Revelation 13 verse 13, sabi rito, and he doeth great wonders,
so that make it the fire came down from heaven. Ang sunod niya na gagampanan ay siya po ay magpe-perform ng mga miracles at mga wonder, mga kababalaghan. Sabi ko sa inyo kahapon na dito ang Pilipino magaling, ha? Mahilig na kaunti lang balita patungkol sa mga mirakulo na nangyayari ay kagad-agad nagkakaroon sila ng espiritu na magiging makadiyos, no? Magiging relihoso. At ito sila po ay i-deceive ni false prophet. And then pangatlo, he has the power to give breath to the dead beast and speak. Okay? Kung paano ng ating Panginoong Jesus, no? Ay namatay at nabuhay na magmuli. Ganon din ang gagawin ni Antikristo at sa gabay ng false prophet, gigisingin niya na magmuli ang kuha na ito, ang beast na ito. At ang pang-apat, mga kapatid, na napakalaking katungkulan na gampanan ng false prophet na ito is to force all the people to receive the mark on their right hand and in their forehead. Mabasa natin yan sa Revelation chapter 13 verse 16 at mabasahin natin. At ang lahat, maliit at malaki, at mayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Okay, verse 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop bilang kanyang pangalan. Versikulo 18. Dito may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So, itong number, itong marka na ito is a number o nagsisimula sa numero. At ito po ay ang numero size, no? The 666, sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos sa ika-anim na araw. So the number of man is 6, no? Kaya ang marka ni Antikristo ay 666. Okay? So susunod ay pag-aralan natin, what is the purpose of the mark? Bakit kaya kailangan ang pagtatak, no? Ang paglagay ng marka sa lahat ng tao? Ano ang pakay nito, mga kaibigan, mga kapatid? Unang-una, it is a religious. Okay? Ito po ay pang-reliyo. Religious. O religious, no? Revelation chapter 13, verse 12, and then verse 15. Itong sabi, at kanyang isinagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop. Okay, so the purpose of the mark of the beast upang sa gayon madaling pangasiwaan ang pagsamba sa unang hayop na siyang Antikristo. So sa anong paraan, no? Sapagkat sa pamagitan ng marka, malalaman kung sino ang absent. Na malalaman kung ikaw wala doon sa lugar ng pagsamba. At malalaman kung saan ka nakatago dahil sa tatak na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Okay? Pahayag 13, versikulo 15. At may papatay naman
ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Okay? So, lahat na maiiwan dito ay pipilitin by force ng false prophet na sambahin ang ribolto ng Antikristo sa pilitan. At ipapatay ang sino man hindi susunod sa pagsamba sa Antikristo. Meaning to say, parang sa kapanahunan nila sa Sadrach, Meshach at Abednego, na sa pagtunog ng mga salterio, makakak, ng lahat ay inexpektar na magluhod, magyuko sa bulto ng Nabucodonosor. At mayroong mga tapat sa Diyos na hindi sumunod. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kapag ikaw maiwan dito sa lupa pagdating ng kapanahunan na ito, ikaw ay mapipilitan, na magluhod kay Antikristo. Kung hindi, ito po ay nangangahulugan ng kamatayan. At ang kamatayan na ito ay sa pamagitan ng pagputol ng liig ng tao. Okay, beheading. Sunod na purpose ng tatak na ito, not only religious, second, is commercial. Look at verse 17. Okay? Tinatalakay natin ang pahayag 13 at sa versikulo 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tatak sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Okay, mga kapatid, without the mark of the beast, no man might buy or sell. Okay, familiar ba yon? Okay, hindi ko man sinasabi na ngayon nagaganap. Pero ang practice natin sa ngayon, sa kapanahunan ng COVID, nang makalabas lamang at makapagbili, ayaw mayroong hawak na ID, o quarantine pass, isa sa bawat pamilya, sila lang pwede makalabas at makabili o makapagbili. At ito po ay sinyalis lang. Hindi ko naman sinasabi na ngayon na po. Pero ito po ay naranasan natin at ang maranasan ng mga tao na may iwan dito sa mundo ay masigit pa na kahirapan pagdating ng takdang panahon. Okay? So ngayon, pupunta na tayo sa iba't ibang teorya. Anong itsura ng marka? Okay? Ano kayang klaseng marka ang itatatak ni Antikristo o ng false prophet sa noo at sa kamay, ng lahat ng tao na may iwan dito sa araw na matapos itong tinatawag rapture. Okay? So, during tribulation period, lahat ng tao will be forced na tatanggapin nilang tatak na ito. Or else, hindi sila makalabas upang magbili o makapagbili. Okay? Maging sa cellphone man, sapagkat napakahalaga ang number na nagsisimula sa tatlong size. Kung ikaw hindi registrado doon, you cannot buy or sell. Okay? So, look at the theories. Ano ang iba't ibang teorya patungkol sa tatak na ito? Ano kayang kanyang itsura? Una ay ang tinatawag na old barcode theory. Okay? At ito po ang paniniwala ng mga tao noon na mayroong kahulugan ng barcode. In fact, ginagamit natin ito ngayon sa negosyo na code lang yan, ngunit kapag tutukan ng cellphone na mayroong, anong tawag doon, OCR, kapag tinutukan ng cellphone, ay malaman mo kung anong pangalan ng produkto, magkano ang kanyang kapital, at magkano ang kanyang presyo. So, yun po ay akala mo ordinaryong silyo, ngunit yun po ay mayroong laman na impormasyon
kapag tinutukan nyo ng scanner ng cellphone. So the barcode jury na itatak sa noo o kaya sa kamay. Okay? At ang ikalawang jury, mga kapatid, ay tinatawag na medical or political jury. At ano itong medical o political jury? Ito po ay paniniwala na ang pag-inject ng vaccine ito ay suliraning gamot sa matinding salot o kaya protection sa anumang radiation, no? Na dulot ng cellphone o kaya anumang henerasyon ng ating cell sites na magiging pinsala, mga kaibigan, mga kapatid, no? Yan ang paniniwala ng iba. Na kapag dumating na itong 5G o ika-5th generation ng cellphone natin na kung saan mas matinding bilis ang takbo o ang pagkakaroon ng signal sa ating mga cellphone, na maari gagamitin ito ni Antikristo na pamaraan upang sa gayon maproteksyonan ang isang tao laban sa sakit o kaya epekto radiation na ito sa pamagitan ng pag-inject na ito sa tao. Okay? And then the third na theory is conspiracy theory. Ano ang conspiracy theory? Okay? Ito po ay ang pag-implant ng nano RFID chip. At sa pamagitan din ng vaccination o ng injection, ito po ay ipapasok sa katawan ng tao, either sa kamay o sa noo, no? Na marami itong gamit. Pwede makabukas ng pinto. Okay? Pwede na riyan ang lahat ng iyong information. Maka-withdraw ka ng pira. Na riyan ang iyong identification. Ngunit ito po ay conspiracy sapagkat sa pamagitan ng vaccination na ito, malalaman o matrack ang inyong position sa pamagitan ng device, no? Ang iyong location ay malalaman kung saan ka man naroon, na pagdating ng takdang panahon, pwede kang hanapin at hulihin na hindi ka nang makatago. Okay? So, yun ang tatlong alam lang natin na teorya. At marami pang mga teorya na sinasabi ng mga theologians natin, no? Pero ito lang ang ating nalalaman. So, ngayon, mga kapatid, ano bang ibig sabihin nito, no? Nangahulugan ba na itong naranasan natin ngayon, current events, itong COVID-19 ay nag-introduce na o nagsisimula na na-introduce sa atin ang marka kaya, no? Hindi natin alam, okay? At isa pang katanungan, sa ngayon kaya ay nagsisimula na si Antikristo? Narito na kaya siya sa lupa? Okay? So yun po mga katanungan na maari natin tatalakayin bukas sapagkat mahaba ang topiko na ito at gahol na tayo sa oras ating puputulin ng mga kaibigan at mga kapatid. Pero bukas ay mayroong naiwan na dalawang katanungan pa na dapat tatanungin natin upang mas lalo nating malalaman ang patungkol sa Antikristo, no? Ang ikalawang katanungan na talakayin natin bukas, kailan kaya magpapahayag si Antikristo? No? When will he arrive? Okay? Sa ngayon kaya, narito na siya. At ang pangatlo, what will he do when he shall appear? Okay? So, sana po ay subaybayan ninyo ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Bukas ay kukumplituhin na natin ang ating pag-aaral patungkol sa Antikristo. So ang ating announcement na please continue to subscribe
sa ating YouTube channel. At hahanapin lang ninyo ang aking pangalan, Ernie Saban. At inyong matatagpuan ang mga series ng ating tinatalakay na mga issue, no? At mga topiko dito sa ating programa, Internet at Kape. At ida-download ito mamaya ni John, no? Pastor Agan, at inyong pwedeng panuurin muli sa pamagitan ng pagbukas ng inyong YouTube. Pagpalain kayo ng Panginoon at maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood ngayong hapon na ito.